check the mic and make sure it sound right, boys. YouTube channel Dailin Vlog, and sa mga bago lang po na padaan, more on simple editing and YouTube tips ang sinishare ko po sa ating munting channel. So huwag niyo pong kalimutan na i-share, i-like and subscribe, and isama niyo na rin po yung bell button para po lagi kayong updated kapag may na-upload po ako mga gantong simpleng YouTube video. And bago pa tayo mag-start, so i-share ko po sa inyo for today. I-announce ko lang po muna na meron tayong 20 persons na pipiliin ko po na nagko-comment related. Sa previous upload ko po, start month of October. So, piliin ko po yung mga related po sa mga YouTube video upload ko po. And i-announce ko po yung winners sa mga grand birthday LS ko po sa December 15. And after po ng birthday ko, magpaparapol na po tayo ng mga comments po na related sa aking mga video. So, comment down na lang po kayo sa ating video upload. Every Monday po, expect niyo po na may bago tayong video upload. Okay? So, panoorin niyo po muna yung ating i-share ko po sa inyo for today. So, please watch sa mga bago lang po sa kanilang mga account. Share ko po ulit sa inyo yung dalawa sa pinaka... Para sa akin, napaka-simple lang po na app para gamitin pag, sa paggawa ninyo ng mga YouTube thumbnail. Okay? So, kahit offline, pwede nyo pong gamitin itong Blend Collage. Naituro ko na po yan sa ating mga... So, type nyo lang po dito sa Play Store yung Blend Collage. Okay? So, kahit wala kayong net or Wi-Fi or data, pwede nyo siyang gamitin. So, ayan po itsura niya. So, naka-open po siya kasi na-install ko na po siya. So, ayan. So, Blend Collage, tsaka yung ponto natin para sa mga text naman po. And, i-share ko na rin po yan sa ating previous tutorial. So, ito po yung kulay red. So, kapag meron na po kayo ng dalawa na nabanggit ko sa inyo, punta na po tayo dito sa ating Blend Collage app. So, ayan po yung tsura. Then, itap lang po natin. Then, may create collage. Itap nyo po yan. Okay. So, add. Dito tayo sa plus sign. So, bago nyo po pala yan i-add. I-click yung plus sign. Dito muna tayo sa ratio. Yung ratio po ninyo, itap nyo po sa size ni YouTube. 16:9. So, dito po sa, ayan, i-rotate nyo po. Yan. Pag pinalas nyo po yun, may 16:9 na lalabas. So, piliin nyo po yan para po kasukat siya ng thumbnail para sa YouTube. Tapos, i-press nyo po yung check. Okay? So, nakaganyan na po siya. So, 16:9 na siya. Then, before nyo po i-add, i-press yung add or plus sign. So, mamimili na tayo ng photo para sa thumbnail natin. And actually, yung previous pala na tutorial ko about sa school project ng aking youngest son, wala siyang thumbnail. So, yun po yung gagawin natin. And, pili tayo na magiging picture natin sa ating mga gallery. Okay? So, dito tayo sa previous natin. So, mga pangit yung iba, hindi ko naman po dinidelete pa, wala tayong oras. So, pili lang tayo ng tingin natin, okay. So, for example, ito. And, i-add nyo lang po yung photos. Okay. So, kung kapag na-save nyo na po kasi yung 16:9, pwede na siya i-ganyan. So, ang akin po ay hindi ko siya tinanggalan ng background. So, pwede rin nyo naman po, kung gusto nyo ng ibang background, ilagay nyo lang po sa Chrome yung remove BG na tinuro ko na rin sa inyo. Pero sa akin kasi, background ka na yung green. Okay? And then, yung in-screenshot natin about dun sa bokeh tutorial, kunin natin sa gallery po ulit. And, nandito yan sa screenshot natin. Set ko po yan. And then, gagawa natin siya ng and napapalaki natin siya. Dito lang tayo, dito sa mask, yan. And then, dito sa shape. So, mamimili kayo ng iba't ibang shape. Okay?
So, pwede niya po siyang, yan. So, bilog. Gawin natin sa bilog. Yan. Yan. So, napakasimple. Nandito na lahat. And pwede niyo po yung gawin kahit na wala kayong data. So, ayan. So, maging creative po kayo sa paggawa ng ating mga thumbnail. Okay? So, gayon yan. O, nagawa ko siya ng thumbnail. So, pwede niyong palaki ng konti. Ganyan lang. And then, yung pangalan natin na dinownload ko na rin po. So, add photo. Punta ulit tayo sa mga gallery natin and makikita natin yung ating mga dinownload na video. So, dito tayo sa downloads. Yan. So, ang pangalan ko dyan, dinownload ko lang po yan sa Flaming Text. Na-share ko na yan previously, yung mga ganto natin na text. Yan. So, dito lang yan. Silagyan natin. Since mahilig ako maglagay ng mga ganyan lang, simple lang po yan. And then, photo po ulit. Dito tayo sa gallery. Kunin naman natin yung ating yarn. Yan. So, subscribe button. Ganyan lang kasimple lang ako magawa ng aking mga YouTube thumbnail and kahit busy tayo. Yan. So, kapag okay na po sa inyo yung nagawa po ninyo, save nyo na po yan. Okay? So, save. Then, sa high. Best sharing via website, blog, or email. So, sa HD po kayo. And, masisave na po yon. So, kapag na-save na po yun, pangalawang app na na-share ko na rin po sa inyo previously sa mga tutorial ko po. So, i-load muna natin, i-close muna natin and mag-load tayo ng panibago. Ginawa ko na kasi siya kanina. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa ulit. Okay, so, again, kung ito yung blanco natin, so, load nyo lang po yan. So, ayan. So, yan. So, ang punto kasi guys, ginagamit ko lang siya mga classmate for text. Okay? So, itong pencil, ganyan, gagawa natin. So, lagay natin paper. So, advice ko sa inyo, i-caps lock nyo po para ma-highlight yung mga title po nat ating mga YouTube thumbnail. Okay? Paper, flower, tapos down, bouquet, tutorial. So, hindi nyo naman pwedeng, hindi nyo na kailangan iulit kung ano po yung nasa title. So, understood na po yung nasa thumbnail natin. Kung baga, i-highlight mo lang kung ano talaga yung inyo pong title. So, ayan. So, i-click nyo yung done. So, since sa mga latest ko na po na YouTube thumbnail, dalawa lang po yung color ng text na gusto ko. It's either Bisaya talaga. So, nasa white and black lang po yung gusto kong maging color. So, dito lang po yan sa style. Tingnan nyo lang po. So, yan. Pag black, ganyan po. Pag white, ganyan din. So, white yung ginamit ko. And, pwede nyo po i-experiment pag, kung paano po yan gawin. And, i-share ko na po yan dati kung paano po. Tapos, palitan nyo ng size. Okay? So, dito naman po sa text naman po, sa font. Okay. So, mamimili rin kayo ng mga fonts na gusto po ninyo. And, iyan po yung napili ko. Yan. So, nilagay ko na siya dun sa favorite ko. So, chunk 5. Yan po yung nilagay natin na yan. So, parang simple lang po talaga siya. Okay? So, kapag okay na po sa inyo yan. Yan. So, yan. I-save nyo na po siya. Dito lang po siya sa download na yan. And then, save image as JPEG, save image as PNG. Huwag nyo na po, at least na po yan, i-save nyo na po siya diretso. Okay, so na-save na po natin yan. And yung ating bagong previous upload natin, meron na siyang thumbnail. Yan, so dito ko siya nilagay sa how to make paper power bouquet.
So, ayan na po yung top. Enjoy free shipping with Shopee. Okay. So, kasi po pag may thumbnail yung mga YouTube natin, YouTube upload natin, syempre, nagbe-base din po kasi yan kung magkaka-interest yung mga viewers kapag okay yung thumbnail natin. So, napakababa po yung views niya. Although, hindi kasi siya YouTube tips. Gusto ko lang siyang i-share kasi project yun ang aking youngest son. And siya talaga yung gumawa. Ako lang nag-video. Okay? So, I hope nasundan mga classmate. And pakishare na rin po dun sa iba para po matuto rin ang gantong simple tutorial para po sa inyong mga YouTube thumbnail. Stay updated. Salamat po. Okay, so tapos na pong ating simpleng tutorial po. And I hope makatulong din po sa mga bago lang po dun sa mga gumagawa po ng inyong mga YouTube thumbnail. And napaka-advisable ko po sa inyo yung app na Blend Collage. Offline app po kasi siya. So, ibig sabihin, kahit wala po kayong wiper or data, pwede kayo advance na mag-edit ng inyong mga YouTube thumbnail. And yun nga po, i-install nyo na po yan sa Play Store. And marami salamat po sa panonood. God bless po sa lahat at mag-iingat po tayo. Stay updated po. And see you on my next YouTube video. Bye-bye!